Okay, magandang araw mga boss. Galing sila sa Kapalongga. Barakali yata nakakasakop doon mga boss. So itong barakot rin na ito ay gagawin natin ay reset, palit ng headlight switch, and then i-adjust natin yung minor. Tapos tatanggalan natin siya ng one-way valve. And so ayun, nagsabay-sabay na naman yung gawa natin itong mga nakaraan kasi ano nga, parang si Facebook ay nag-log out. Eh di, hindi tinulugan ko na, hindi ko na na-check kung may mga schedule tayo. So itong sinabosing galing pangang Bicol ay yun, hindi ko na estimate yung dating kasi yun nga, hindi kami nagkakontakan. So naandito na rin naman, gagawin natin. So siningit muna natin mga boss, gawa ng malayo pa ang bibihihin nito at pinapalitan na natin ito ng headlight switch. Sa barako rin talaga mga boss, kailangan nyo maglagay ng headlight switch kung ayaw nyo maramihan ng headlight bulb. Kasi kalimitan talaga ay napupundi yung headlight bulb. Ayan mga boss, ang ikinakabit natin dito yung wala ng putol-putol ng wire. Bunot, saksak lang yung sakit, parang original talaga. Kasi ang binibenta natin mga boss, meron tayong binibenta, 1,100 pesos yun. Converted na yun mga boss. Sa di sakit nga, bubunutin nyo lang yung sa original na harness tapos susuksok nyo rin sa sakit para hindi pinuputol, para walang putol-putol ng wire. So yun yung mga binibenta nating pyesa para kay Barako 3. At yun, kung gusto nyo mag-order mga boss, meron tayo, marami tayong stock ng headlight switch ni Barako 3 para hindi laging nagpupundi ng headlight bulb. Tapos kung sakaling nakabili naman kayo sa akin ito, may mga tutorial mga boss kung hindi nyo gaano masundan kasi yun nga, converted yung headlight switch na binibenta natin pero saksak bunot lang yun doon sa dati or doon sa original na harness. At ayan mga boss, ito yung ginagawa natin, ito yung pinapalitan nga natin ng headlight switch. So pagkapalit natin ng headlight switch, okay na yan. And kapag ka magtatanggal kayo ng mga sakit mga boss, doon sa halimbawa doon sa green sakit, female and male, kailangan nyo ng pangsungkit na mas maganda para hindi na damage yung lock nung pinaang sakit natin mga boss doon sa male and female. So sa ganitong paraan mga boss, kapag ka nagkabit kayo ng headlight switch, akala mo original din pero yung switch nyan mga boss, original yun. Dinudugtungan lang natin or minomodify natin yung dulo para sinasaksak na lang dun sa mga sakit na nakaabang. And so ayun, nakikabit na natin, malapit na, so tetestingin na lang natin kung gumagana. Pero kalimitan naman talaga mga boss pag ayan na, on and off, high and low. So gumagana mga boss, pakabit na natin dito sa kasama ko. And yun, kasunod naman mga boss, i-reset na natin. Pero yun, sa pag-reset mga boss, may pagkakataon na nireset na natin pero may kaunti pa rin kadyot. Pero ito naman mga boss, wala naman tong kadyot-kadyot pero ever since daw hindi na i-adjust, hindi na i-reset to, kaya i-reset na rin natin. So sa pag-reset mga boss, madali lang. Pero minsan kasi kapag sa mga bago or sa matatagal ng barako, tinitingnan din natin yung mga parameters para tulad nito mga boss, sa chicken 5 to, nagkakaroon tayo ng comparison doon sa stock ng parameters niya. Kaya yun, medyo matagal tayong magpindot-pindot dito kasi yan nga, may mga tinitingnan tayong value kung nagbago. Kapag ka, yung kasing hangin mga boss, nakikita yun dyan doon sa diagnostic tools. Kaya yun, tinitingnan muna natin. Hindi yung generic scan tools ang ginamit natin para makita natin yung pagkakaiba nung naka-chicken 5. And ayun, na-reset naman natin tapos nakita na natin yung parameter, so pwede na nang ipakabit natin yung ibang gagawin. So ang kasunod naman nito mga boss, tatanggalan natin siya ng one-way valve doon sa kanyang fuel tank. So one-way valve mga boss, mas maganda talaga tinatanggal kasi kapag kayan ay napabayaanan nyo na naandyan pa rin yung one-way valve, mapipersa na yung ano niyan, yung fuel pump. Sa Barako 3 mga boss, hindi nyo mapapansin niya ng T-Rex. Hindi katulad ng Barako 2 na kapag ka nag negative pressure, mawawalan siya ng supply ng gasolina, T-Rex. Ito mga boss hindi, mapipersa lang muna
yung fuel pump. Kapag anabir sa yung fuel pump, masisira na siya. Yun yung isang dahilan para masira yung fuel pump. Kaya ang ginagawa natin mga boss para iwas negative pressure ay tatanggalin na natin yung kanyang one-way valve. And so ayun, tapos na natin lahat. Gawin mga boss, ano, na-reset na natin, napalitan natin yung headlight switch, na ibaba na natin yung minor. So ibinabalik na natin yung fuel tank cap. So kapag na-perform natin o nagawa na natin lahat ng mga boss, ay ito naman ay kwan. Ito naman ay hindi na magkakaroon ng negative pressure. Kaya yun, mas maganda tinatanggal talaga natin mga boss. Gawa nang yun. Kaya ito yung binabahagi ko sa inyo mga boss. Sabi ko nga, medyo may kamahalan yung fuel pump assembly ni Barack Ore. Kaya mas maganda, unahan nyo na. Tanggalin nyo na yung one-way valve kasi yun naman ay wala namang ano yun, wala namang epekto yung pagtinanggal. Mas mapapaganda pa nga or mas tatagal ang buhay ng inyong fuel pump. Kasi kapag kayo nga, napabayanin nyo, hindi nyo mapapansin. Nag-negative pressure yan. Under yan, problema, mapiper sa yung fuel pump. So yun, doon yan mahihirapan, doon yan masisira. At yun, bibili na kayo ng sa halagang 9,000 plus na fuel pump assembly. So yun mga boss, ganun kamahal yun. Kaya ingatan nyo yung fuel pump assembly. Marami namang mga kaparehas na yan mga boss. Kaya lang, so kayo na lang ang bahala mag-decide kung pipili kayo. Lalo na sa fuel filter nito mga boss. Merong mga local, pero iba yung original. Sa original mga boss, makakasiguro kayo. Nasa inyo na, kasi marami namang maglalabasan talaga na local. Wala tayong magagawa doon. Nasa choice ng customer kung ano ang pipiliin nila. Orig ba o local? Mahal ba o mura? So yun, ganun. Kasi yun, sa totoo lang mga boss, fuel filter ni Barack Ore, ang local niyan, 80 plus lang. Ang original niyan, 1,000. Ganon kamahal mga boss. Pero original yon. Nasa inyo nga, kung gusto nyo ng local, may mura. Kaya yun, nasa inyo ang desisyon. Basta maraming mabibili na mura. Sa throttle cable na lang mga boss, may mga lumalabas na niyan na replacement. Pero iba pa rin yun original. Kasunod noon mga boss, magpapa full wave sana itong si Bosing. Ang problema, wala tayong available na garantisadong ano rito, yung regulator rectifier na ginagamit. Kaya yun, sabi ko next time na lang kasi baka ang mabili rito ay yung medyo mahinang klase, ay baka tayo mga ilang buwan lang ay hindi na or masira na. Kaya sabi ko pagpasyal na lang ulit, saan na lang kabitan or gawing full wave. Kasi yun nga, kapag ka nasa 1 hour daw silang nagbibiyahe mga boss, ay nalulubat na. Ibig sabihin, kinukulang pa rin sa supply ng kuryente si Barack Ore.